Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay napaka-importante yung tanong, mga kapatid. Dapat po pag-usapan natin ito. Maglagay po kayo ng comments ng inyong opinion, ng inyong suggestion sa tanong na ito. Bakit pagkatapos ng Ramadan, tayo po ay bumabalik sa ating dating masamang ugali? Opo, yan po ang reality, yan po ang katotohanan na pagkatapos tayong tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan na tumaas ang ating takwa, na tumaas ang ating iman, na ayusin natin ang ating pag-uugali, na tayo'y nagsikap na mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatibay na ito na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay number one sa ating buhay, number one sa lahat ng sitwasyon, number one sa lahat ng kondisyon ng ating buhay, number one sa lahat ng desisyon sa anumang bagay. Kung nakamit natin ang malakas na paniniwala na ito sa buwan ng Ramadan, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi natin makakamit ito maliban lang sa kanyang tulong at sa kanyang biyaya. Ito po ay napakahalaga at napakalaking biyaya na hindi nakakamit ng maraming tao sa buong mundo. Ngayon ang tanong, bakit pagkatapos ng Ramadan, tayo ay bumabalik sa dati nating masamang ugali? Kaya ito po dapat ang itanong natin sa ating sarili at pigilan natin na tayo ay bumalik sa mga masamang gawain natin pagkatapos ng Ramadan. Sa aking pong personal experience, sa aking personal observation, kaya po tayo kaagad bumabalik sa mga masamang ugali na ito dahil hindi solid, hindi malakas ang koneksyon na ginawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. May kulang upang ito ay manatili at tumagal hanggang sa susunod na Ramadan. At para tumibay po ang pagbabago na ito, ang malakas na relasyon na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan ayusin natin, patibayin natin ang ating puso sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marami po sa atin ang nagtarawi, kinumpleto ang tarawi sa gabi, nagbabasa ng Quran. Para tumibay po ang ating puso, kailangan po intindihin natin ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kung sa tarawi na to, narinig natin ang Quran, ngunit hindi naapektuhan ng ating puso, anong sirbi? Alam natin ang Quran ay aminsahe sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang Quran ay gamot sa sakit ng ating puso. At hindi magagamot ang sakit na ito ng ating puso kung hindi natin naintindihan ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya hindi po sapat na napakinggan natin ang Quran sa Arabic. Ang importante ay inintindi natin kung ano yung napakinggan natin. Kahit ilang aya, kahit ilang maiksing sura, umupo po tayo, buksan natin ang translation ng Quran. Pag-isipan natin kung ano ibig sabihin nito. Sa Surah Al-Fatiha, isa-isa natin yung mga salita na sinasabi natin sa Surah Al-Fatiha, intindi natin sa ating sariling salita. Ito po ay makakatulong para sa ating puso na tayo ay lalong mapalapit sa Allah, lalong tumibay ang ating pagbabago ngayong Ramadan. Halimbawa po, pag sinabi natin ng Alhamdulillah Rabbil Alamin, alamin po natin kung anong ibig sabihin ito sa lingwahe o dialect na naiintindihan natin. Ang salita Alhamdulillah ay napakalawak. Isipin nyo lang sa inyong sala pag sinabing Alhamdulillah, isipin nyo na kayo ay Muslim. Isipin lang natin na Alhamdulillah, salamat sa Allah, papuri sa Allah, tayo ay Muslim, tayo ginabayan sa Islam, tayo ay sa awan ng Allah, masasagip sa apoy, sa awan ng Allah, tayo ay nasa liwanag, wala tayo sa kadiliman, sa awan ng Allah, tayo ay may malaking pag-asa na tayo ay manirahan at mabuhay sa paraiso. Salamat sa Allah na kilala ko ang aking tunay na Panginoon, ang aking tunay na pakay sa buhay na ito. Salamat sa Allah, binigay niya ako ng pag-asa na mapunta sa paraiso niya. Pag inisip niyo po ang mga ibig sabihin ng Alhamdulillah sa inyong sala, 100% mga kapatid, ang inyong sala ay mapapabuti at ang inyong puso ay mapupuno lalo ng pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, ang pagbabago niyo sa Ramadan ay lalong tatagal, insha'Allah. Kaya umasa po tayo ng husto sa Allah subhanahu wa ta'ala na habang tayo ay nabubuhay at nagsisikap na magbago, na mapalapit sa Kanya, tutulungan tayo ng Allah na lalo tayong mapalapit sa Kanya at tayo manatili sa tamang daan. Kaya mga kapatid, taos pusong payo ko po unang-una sa aking sarili at sa inyong lahat mga kapatid na sa mga huling araw at gabi ng Ramadan, patibayin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Alamin natin, pag-aralan natin ang mga mensahe ng Allah sa Quran at tingnan natin sa ating sarili kung ginagampanan ba natin ang mga inuto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.